Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, we are going to review yung mga bagong products na re-release ni Easy & Co, which is their Active Skin Tint. Oh, wait lang pala. Yung Active Skin Tint pala nila, I think it's not new. I think yung bago lang sa kanila is naglabas sila ng madaming shades ulit. I think it's a total of 9 shades na yung kanilang linabas sa kanilang Active Skin Tint. But it's just the same with the old one. Ayan, meron din tayo nun. And also their concealer and also their new finish for their powder. So ayun guys, if you wanna know what are my thoughts about the products, please keep on watching. So yun na nga guys, today itatry natin yung mga bagong products ni Easy & Co, which is yung kanilang Active Skin Tint, powder, and yung kanilang concealer. Ito talaga yung pinakabago guys, yung kanilang concealer, kasi last time wala silang release na concealer, pero ngayon ayun na, ayun ang hinahanap nating concealer sa kanila. And also yung kanilang powder naman, parang another ano lang to, another consistency, ano bang tawag dito? Another... hindi ko alam ang tawag. Wait lang. Let's see. Another finish lang na rinilis nila dun sa kanilang powder collection. And this is the Radiant Finish. Pero yung kanilang Active Skin Tint, I believe ito... well, I believe. Miss Universe. Pero ayun guys, ito, it's just the same sa kanilang Active Skin Tint na rinilis noon. The only thing that's different is that ito, yung kanilang packaging, squeezy tube na, and I'm very, very happy doon kasi nga hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagreklamo sa kanilang, yung pag-release ng product nito. And actually guys, hindi ko ginagamit yung pump. Kapag ka nag-a-apply ako talaga, in-open ko siyang ganyan. And ayun, medyo nahihirapan lang ako kasi ito, favorite ko talaga to. This one pala guys, pangalawa ko na to. And hindi ko alam kung kinakain ko siya or alam mo yun, dinidessert ko siya. Pero guys, ito, pangalawa ko na siya. And gustong-gusto ko talaga yung finish nito sa ating skin. It's just very lightweight and very presentable lang yung itsura mo. It's not something na super heavy, and basta yun, gustong-gusto ko to, and I'm very happy nung, alam mo yun, yun kasi yung maganda sa Easy & Co guys, pinapakinggan talaga nila yung ating mga hinanaing, yung ating mga suggestions sa kanilang mga products, and ayun, feeling ko hindi lang ako yung nahihirapan dun. Akala ko nun broken or sira yung sa akin, but may nag-comment dun sa aking vlog, thank you kay ate, na in-inform ako na ganun lang talaga siya, you just have to release the air, and then para mas okay yung pag-release ng products sa'yo. Sumisigaw si mama, pero ayun guys, iniba nila yung packaging, I'm very excited and very happy. And ayun guys, yung formulation nito guys, if you haven't watched my vlog, pwede yung tingnan sa aking channel and mapapanood nyo yung vlog ko about this one. Pero yung formulation nito, it's just the same sa formulation nitong pangalawa. It's just the packaging. And the good news pala is that nag-add sila ng kanilang shades. So I think dito meron lang silang 4 to 5, I think. But this one, nag-release na sila ng 9 shades. 9 shades na guys yung meron si Active Skin Tint. Sa Shopee ako bumili kasi nga, hindi ko rin alam kung bakit, pero wala sila sa Lazada. And inaantay ko sila sa Lazada, pero ayun nga, wala. And alam mo yun, wala talaga akong Shopee account kasi nga yung kapag bumibili ako sa Shopee, nakikishop lang ako sa kapatid ko. And ayun, napagawa talaga ako ng Shopee account, guys. So meron siyang 9 shades, by the way. Si Bisque, Vanille, Sand, Beach, Fawn, Honey, Hazel, Sienna, and Brulee. Winaida nila yung kanilang shade range, which is very, alam mo yun, unlikely sa mga local brands kasi nga minsan dumadami lang sila up to 4, up to 5, ganyan lang, pinakamarami na yung 4 nga minsan eh. So I'm very happy talaga na ang lawak ng shade range niya and pwede siyang matry ng karamihan. So let's see. Kiklip ko muna yung hair ko, guys. Magpa-prime muna ako ng face and gagamitin ko si BLK Daydream Airy Sunscreen na Sheer. Kung hindi nyo pa napapanood yung huli kong video about this one, I think kailangan nyo siyang mapanood kasi sobrang favorite ko to. As in, ang ganda-ganda niya. Anyway, panoorin nyo na lang yun doon kasi nga, alam mo yun, ayoko namang makuha ang spotlight kay Easy & Co. Pero this one, guys, I really, really recommend BLK Daydream Airy Sunscreen in the shade Sheer para sa inyong primer. Let's move on sa Active Skin Tint, which is si Vanille and si
sand. So ang shade na kinuha ko before is chiffon, but I think medyo maputi-puti tayo ngayon. And ayun guys, pag inopen mo pala siya guys, ayan, medyo mas protected siya kasi meron pa siyang takip na pwede mong tanggalin. Feeling ko si Pants BB Kim, naaalala ko sa kanya, gantong-ganto yung itsura, and favorite na favorite ko yun nung college, as in pag di ko maintindihan yung lesson, alam mo yun, apply lang ako ng apply, parang feeling ko pag na-apply ko na, nagigets ko na siya. So ito si sand. Wala pala yung siyang amoy. Oh, feeling ko maputi si Vanille. So, feeling ko si San tayo kasi nag-oxidize naman sa akin. Si Vanille, girl, huwag kang umasa. Hindi ka Vanille. Update sa aking skin. Marks na lang yung mga yan. Wala na akong breakout. And ang hirap magtanggal talaga ng marks, guys. Pero I'm so happy kasi sabi ng skin ko, oh yan, burado na, tanggal na sila. Ready ka na mag-review ulit. Go! Kalat ko lang to dito kasi sayang naman. Paggamit lang ako ng fingers sa pagkalat niya sa aking face. Walang pinagbago, ang bilis pa rin niyang ikalat sa aking face. Wala akong naramdamang bago kasi nga lagi kong ginagamit yung kanilang skin tint na before. So, alam ko na yun talaga yung i-expect ko sa kanya. So, ito yung side na meron ako. Nakita nyo ba kung gano'n niya na-even out? And alam mo yun, parang napag-glow niya. Although, you can still see my marks here. Pero alam mo yun, very natural lang talaga yung kanyang finish sa inyong face. And yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Ang bilis niyang ikalat. It's very lightweight. Parang walang nakalagay sa muka. And, ayan. It doesn't change the face. Alam mo yun, yan pa rin yung mukha mo. Hindi kayong, alam mo yun, yung nagbago. Hindi yung talagang naplakada, mga ganyan. It's just very, parang breathable. And alam mo yun, very natural lang and very fresh lang. Ganun lang yung labanan niya. So yun guys, lalagay ko din siya on this side of my face para makumpleto na. Ang bilis niyang ikalat, para lang siyang moisturizer. As in, ang bilis lang niyang ikalat gamit ng kamay. So, hindi na talaga ako nag-e-effort para mag-sponge pa, mag-wet pa ng sponge, mga ganyan, or mag-brush. Kasi alam mo to, on the go, kahit nasa sasakyan ako, hindi pa ako nakapag-ayos, dala-dala ko siya. Ang bilis lang niya talagang ilagay sa face. So, ayun. Na-even out niya talaga yung aking skin. And, ayan. Wala akong ibang masabi kasi nga yung sa review ko dito guys, talagang sobrang gustong gusto ko to, and I'm very very excited na ayun nga na bago nila yung packaging. Pero ayun lang, siguro ang highlight nitong review ay yung kanilang concealer, and itatry na natin siya now. Nakakalungkot lang kasi ewan ko sa shop yun, pero every time naman na nag-order ako sa Lazada, napapadalahan ako ng kanilang catalog, pero now walang catalog, so babasahin na lang natin yung nasa box nila. Oil free concealer with hyaluronic acid, a hydrating concealer that visibly brightens, provides medium to full, and helps soothe the skin. Uy, medium to full coverage siya. So, I think it's perfect kasi nga, diba guys, alam mo yun, very skin-like lang yung kanilang active skin tint, and babawi ka na lang sa concealer. Designed to perform as both an under-eye brightener and targeted concealer, this product seamlessly blends into the skin and lasts all day. Hydration while helping to calm the irritated skin. So, I got the shade FW1 and FO2. So, ayan guys. Lighter si FW1 and si FO2 naman yung feeling ko, yun yung shade ko. So, I think I'm going to use FW1 sa aking under eye, and then sa aking mga dark spots naman is si FO2. This is FW1. Sobrang puti niya yata guys. Siguro dadagdagan ko na lang. Siguro yung mix ko sila ni FO2. Ito naman si FO2. Ayan. Sabi, a little goes a long way. So, masyado talaga siyang maputi. Ang puti-puti. So, papatungan ko siya ng FO2. Okay. Sabi dito, with tapping motion. So, tapping motion lang yung gagawin natin. Masunurin. Guys, anyari? Ang puti. Pag sinabi talagang a little goes a long way, a little goes a long way talaga guys. Kasi ang konti lang nung linagay ko,
alam mo yun, finilter ko pa or binawasan ko pa siya dun sa kanilang applicator. And ayan guys, ang kinalabasan, ang puti. Wow! Bilis lang niyang i-apply as a concealer kasi marami akong mga nagamit ng concealer na kailangan ko talagang gumamit ng sponge eh. Alam mo yun? Kasi nga kapag sinabi nilang full coverage, medyo mas makapal yun. So alam mo yun, hindi siya kaya ng fingertips. So trinay ko lang talaga siyang i-spread ng fingertips. Pero may nakaready akong brush. Pero hindi ko siya ginamit and fingertips lang talaga siya. And ayan guys, full pack coverage siya, feeling ko, kasi kapag dinagdagan ko pa or yung usual ng paglagay ko, kasi ang bahala ko sana guys, first layer muna and then makikita natin yung second layer, but as you can see, hindi na natin kailangan. So ayan siya guys, makikita nyo yung aking dark circles dito, mas visible talaga siya kaysa dito, and ayan guys, sobrang konti lang niya, using my fingertips lang talaga, and ang ganda ng pagkakalat niya, wow! Move on sa kabila naman. Guys, eh natatawa ko guys kasi feeling ko sobrang maputi yung vanil. And alam mo yun, parang feeling ko medyo mas maputi yung shade na nakuha ko sa akin. So ayan siya guys, but grabe. Grabe sa coverage te. As in, pag sinabi niya full coverage and a little goes a long way, maniwala ka dun, huwag kang magbakasakaling kulangin. Kasi nga guys, ayan. Sobrang liwanag ng mukha ko. As in, kasi nga, ayun nga, medyo mas maputi siya. Although, I can work this out later kapag ka nag-bronzer ako, ma-workout ko naman to. But, na-amaze lang ako dun sa kanyang coverage and kung gaano siya kadaling i-apply using fingertips lang talaga. And, ayan siya guys, ang ganda niya. Sorry guys ha, pero kasi yung concealer ko, sobrang dami niya. As in, nilalagay ko pa siya sa kamay ko. And, kinakalat ko lang siyang ganyan, kaya medyo bumaba na siya dito. Kapag tinignan yung ganyan, talagang plakado talaga para na ako nag-foundation with malakas na concealer. But, it's just a concealer guys. As in, ang ganda ng concealer. Sobrang daling ikalat. And, ano ba? Tuyo na siya. Alam mo yun, hindi na siya yung... Pwedeng hindi na ako mag-powder dito. And, ayan. Ang ganda niya guys, sobrang full coverage siya and a little goes a long way. Paulit-ulit tayo pero totoo yun guys, maniwala kayo. So feeling ko matagal-tagal natin tong magagamit. Kung ganun lang kakonti yung ilalagay mo tapos sobra pa siya. So ayun. Sorry kung may naririnig kayong ewan, pero may nag-work kasi dito sa amin ngayon and ayan, hindi ko na maiiwasan. Pero ayun guys, ayan, natakpan naman niya yung aking mga chismis sa face. Ayan guys, natakpan naman niya, but ayun nga lang guys, meron akong kasalanan dito kasi nga masyadong maputi yung two shades na nakuha ko. Minsan kasi natatakot ako sa shades kasi alam mo yun, kahit na sobrang pang yung pinakamaputi na, bumabagay lang siya sa aking skin. And, ayun guys, hindi ko to na-anticipate. And, dalawa lang yung binili ko talaga kasi nga, sayang din naman kung hindi ko magagamit. And, ayun guys. But, if ever man na makakuha ko ng shade ko talaga, feeling ko, suswak siya and sobrang gaganda siya. Kasi guys, ang sikreto, para alam mo yun, para mas patag yung itsura nung bumps sa mukha mo, kumuha ka talaga ng shade na talagang ka-shade ng skin tone mo para hindi siya yung talagang angat na angat. So, ayun guys. Flawless lang siya. So, ayun guys. So, ngayon, itatry naman natin yung kanilang powder, which is si kanilang Radiant Finish naman. So, itong kinuha nating powder is meron na tayo nito before. Lagi kong ginagamit yung pang set ng skin pagka nagre-review tayo ng mga products. And, paulit-ulit tayo, pero favorite ko din talaga yun. As in, hindi siya nawawala sa akin. Lalo na tuwang-tuwa ko yung sa kanilang packaging. May mirror siya. Alam mo yun, very travel-friendly. And it's not too big. And also, ayun, ang ganda din talaga ng itsura sa mukha. So, kahit naman sobrang ganda ng packaging, guys, hindi mo naman din yun idadala kapag ka hindi maganda yung, alam mo yun, yung lapat sa skin. But yung kanilang, yung kinuha ko before, it's just super natural. As in, translucent yung kinuha ko. And it's just, alam mo yun, very fine. Very, parang hindi ka naglagay ng powder sa mukha mo and at the same time, naset siya. So, same packaging pa rin, gaya nung dati. May mirror pa din. And also, meron pa rin silang applicator na hindi ko gaanong ginagamit. Oh, may parang may glitter siya. Parang highlighter ba to? Pero, literal na may glitter siya. But it's very fine. Wait lang ha. Oh. May glitter siyang maliliit, as in,
Oh, nababawasan naman siya pagka kinakalat mo siya, pero meron pagka-open mo pa lang nung product, kapag katinignan mo dito sa kanyang lalagyan, meron talaga siyang glitters, guys. Parang kinabahan ako kasi ako nga gusto ko nga yung alam mo yon, gusto ko yung medyo mas glowy sa mukha, pero ayoko naman yung sobrang mag-glitter sa mukha. Pero ito, guys, parang halatang halata. So itatry ko muna siya sa aking face. Dito nga muna. Ito yung mga gusto kong pang powder ng mukha, ganitong klaseng brush, kasi nga alam mo yon, every corner of my eyes, every corner of my nose, yan makukuha niya talaga. So mas prefer ko talaga yung mga ganitong klaseng powder. Hindi naman sobrang mag-glitters. Oh! Ay, hindi ako mapatigil maglagay kasi natutuwa ako. Oh my God, ang ganda niya. I don't know if nakikita sa camera, pero may naalala ko sa kanya. Parang si Hourglass. Si Hourglass na yung kanilang powder. Meron siyang konting shimmering kinemerot yun. Meron konting glitters din. And kapag linagay mo siya sa face mo, hindi mo mahahalata, pero glowy talaga yung itsura ng inyong face. And yun yung naalala ko sa kanya. Also, si MAC Mineralize na Skin Finish Powder. Meron din konting glimmer yun. Para akong naka-highlighter konti dahil sa kanyang glitters. And, wow, ang ganda niya. Kaya ko na rin sa kabila. Parang lip tint na lang ang kailangan and then pwede ka nang umalis. Alam mo yung very natural lang. Parang pack na pack baby Korean girl na ako ngayon. Kasi nga alam mo yon, I think yung combination nila is super maganda. O sige, let's finish the rest of the face and I'll be right back. Okay guys, so I'm back. And ayun guys, hindi ko naman masyadong inoe yung aking linagay sa aking face. Nagmascara lang ako, nag konting blush on lang talaga guys. And also ginamit ko lang yung kanilang Hydra Gloss na si Bikini. So yun lang yung aking linagay sa face. And ayun guys, alam nyo ba, hindi ko in-expect itong review na to be, alam mo yun, parang maging full pack. Feeling ko kasi guys, kasi naumpisahan ako ng kanilang active skin tint na very skin-like. Parang nagulat ako sa coverage ni concealer. Very skin-like pa rin yung nararamdaman ko sa aking face. Nagtataka talaga ako kasi ang lightweight niya talaga. Parang walang nakalagay. Hindi siya cakey. Hindi mo siya, alam mo yun, hindi siya kakalat pag ginanon-ganon mo siya. And I'm very, very happy. Ang ganda talaga nung kinalabasan. I-wear test muna natin siya para makita din natin kung magtatagal siya sa aking face. So, ayun guys. I'll be back after 4 to 5 hours siguro. So, I am back and mag-retouch lang ako ng aking lip gloss kasi nawala na siya guys. Feeling ko nakain ko na, namerienda ko na. Ayan. So, ayan. Full pack na ulit. Pero guys, this is my face after 4 hours of, alam mo yon, testing it out and ang tawag dito, wala pa akong retouch and wala pa akong anything. First, wait lang, ayusin muna natin ang ating hair para hindi pumunta sa ating face. After 4 hours, so everything is still intact. Wala ko ibang masabi, eto na yun, eto na yung magsasalita para sa inyo guys. Si Active Skin Tint, everyone, alam nyo na to, na talagang favorite ko talaga to, magmula pa sa kanilang unang packaging, sa nung unang linabas nila to, talagang favorite ko na talaga siya. Si Active Skin Tint, I think, is perfect combo niya sa kanilang mga concealer. Kasi nga, guys, ako, ang in-expect ko dito sa collection na to, it's just very, alam mo yun, very skin-like pa din. Kasi nga, ayun yung kanilang pinopromote nung linabas nila yung kanilang skin tint. So, nagulat ako sa coverage ni Active Concealer talaga. Kasi itong coverage na nakikita nyo sa aking face ngayon, si Active Concealer lang yan. And hindi ako nagdagdag na, alam mo yun, naglagay ng triangle dito, hindi ako naglagay sa ilong, hindi ako naglagay dito. Pero yung mga sumobra dun sa linagay ko sa mga parts na gusto kong takpan, yun lang yung mga kinalat ko pa. Pero guys, ayan siya. Para ako naka-makeup talaga. As in, parang feeling ko naka-full pack foundation ako without the feeling of, alam mo yun, sobrang heavy niya. Makikita nyo na yung na-rub ko yung aking, alam mo yun, kamay. Kasi nga, hindi siya nakakairita, hindi siya malagkit, hindi siya mabigat. Very lightweight, mabilis ikalat, and lahat ng pwedeng magandang sabihin dito sa combo na to. As in, masasabi ko talaga guys. Also, alam nyo ba na hindi ako nag-highlighter? Hindi ako nag-highlighter, pero alam nyo, dahil sa powder, yung kanilang radiant finish na powder, ayan guys, para akong naka-highlighter, lalo na sa nose area. Ewan ko kung oil na lang yan, pero kung makikita nyo dyan sa parts na yan,
para ako naka-highlighter talaga kasi ang ganda talaga nung finish ni Radiant. Nung una ko siya nakita, mahalata niyo na naman sa aking face. Nakinabahan talaga ako kasi nga, ay ngayon una kong sinabi kanina na gusto ko ng powder na yung medyo glowy ang itsura, pero ayoko naman yung parang talagang halatang-halatang may glitter sa mukha mo. Ayoko naman ng ganun. But nung nakita ko siya, talagang kumikinang siya, girl, as in. So nung kumikinang siya, medyo kinabahan ako nun kasi nga, baka OA yung pagkaalam mo yun, OA yung pagkakinang sa aking face and hindi na maganda yung itsura. And surprisingly, kapag linagay mo siya sa inyong face and pag kinalat mo na siya, as in, ang ganda talaga nung kakalabasan. Ayan guys, since naka-ring light ako ngayon, merong ring light sa aking harapan. Ang ganda pa nung tama nung camera sa aking face, nung ilaw sa aking face. Sa nakikita ko sa camera, ewan ko lang kung nagagandahan din kayo. Pero ayun guys, ako nagagandahan ako sa itsura nung aking skin. Very healthy, very dewy, very juicy, everything. Ayun guys. So, ayun. Dito guys, natutuwa talaga ako sa concealer kasi sa halagang 399, tapos a little goes a very, 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 very long way. Magagamit mo to ng isang taon or more than pa siguro kasi nga, sobrang ganda ng coverage and ayun. Easy & Co. never disappoints talaga. As in talagang never pa ako na-disappoint sa mga products ni Easy & Co. I'm very, very happy sa kanilang mga makeup products. Itong Active Skin Tint, it's just, for me, it's a success. As in, ang ganda talaga niya. Sobrang nakakatuwa na pinakinggan nila tayo na alam mo yun, palitan yung packaging. And also, ito, niretain nila kasi nga ang dami sigurong good feedback sa bata packaging. And ayun guys, sobrang ganda. Very, very good. Ayun guys. Hi, nako, Easy & Co. Baka naman, baka naman. Sinuot ko lang pala yung pajama ko kagabi kasi guys, alam mo yun. Galing ako sa labas and talagang minsan nalilimutan ko lang pero talagang dapat tinatanggal yung mga outside clothes kapag nakapasok sa loob, diba? So ayun guys, sinuot ko lang yung pajama ko kagabi kasi sayang naman. Pero ayun guys, ayun, I'll be ending the vlog here. Thank you guys for watching. I hope you like this video. If you do, please hit the like button. Also, comment down below if you have any suggestions. Hit the notification bell so that you will be notified every time I upload a new videos. And I'll see you soon. Bye! Thank you for watching.